Mga kapuso, ang sabi nga po, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Pero dahil may mga madaling masilaw, meron at merong nananamantala. Ito po, may isang grupo na nagbebenta ng peking ginto online. Narito ang kanilang modus sa panloloko. Tinutukan niya ni John Consulta. Agad pinaributan at pinababa ng NBI Cybercrime Division ang sakay ng taxi na ito sa kanilang entrapment operation sa San Mateo, Rizal. Tayo, isa lang brad ha? Hindi kanila laban sir. Tayo. Narecover sa mga suspect ang isang peking gold bar at isang peking tipak ng ginto. Ayon sa NBI, inaalok sa internet ang gold bar ng mga suspect na sasabihin nila ay umano'y smuggled na ginto mula sa mga minahan sa Mindanao. Meron ding diskarte ang mga suspect para maniwala na totoo ang ginto. Ang kanilang front is that these are genuine or authentic gold bars. So through this online advertisement, marami tayong mga kababayan na maiinganyo. Upon first meeting, ang ibibigay ng ating suspect ay mga genuine talaga or authentic na sample ng gold powder. So that pagka pre-present nila dito sa mga nagte-test or nagve-verify ng genuineness ng gold items natin, kikita nila na totoo ngang gold ito. Paliwanag ng mastermind ng scam na si Jerly Mariano kung bakit niya ito ginawa. Gusto ko rin makabawi kasi naloko din ako dati. Ang bayad sa bahay kasi wala na kaming pangkain. Dahil lockdown? Opo. Arestado rin ang retired Army Sergeant na si Roberto de la Peña na umunoy kasabwat ng grupo. Nagamit lang sir, wala akong kasalanan kasi nahuli sila sir, hindi magkasama doon eh. Babala ng NBI, huwag patadala sa mga matatamis na pangako dahil totoo ang kasabihang di lahat ng kumikinang ay ginto. Itong mga nahuli natin, wala silang maipakitang authority or license or permit na mag-engage sa ganitong klase ng negosyo. I-verify natin ng dalawang beses or tatlong beses yung ating mga taong kausap online, pati na rin yung mga items na kanilang pinapakita. John Consulta, nakatutok 24 oras.